So, magandang gabi muli mga ka-Jack. Ito na yung update natin pagkatapos nung nating ibaba yung transmission ng EcoSport. Ito po, gumagana na. No? Pinakita ko po sa inyo mga ka-Jack kung ano yung problema ng EcoSport and then yung kanyang tinatawag na ship port, stock up na, pati yung tinatawag na dual class niya, hindi na ma-reset. Kaya sabi ko sa may-ari na kailangan palitan na natin yung panloob ng bell housing, kasama doon yung tinatawag na fork shift, release bearing, at yung tinatawag na dual clutch. So, eto na po mga ka-Jack, dati wala po itong atras, at dati pagka nag-shift ka sa drive, ay nagkakaroon ng jerking na nakakatakot na jerking, no? So, eto na po yung update. At ganun din pala mga ka-Jack, no? Napakasarap. Eto napakasarap pa, at napakaganda. Ito yung sabihin na natin na bilang mekaniko, ito yung pakiramdam ng mekaniko na yung pagka nag-home service ka ay grabe, no? Grabe todo-todo yung kanilang tinatawag na pag-aasikaso na kahit na puro grasa kami, puro dumi kami, ay talagang inaasikaso kami sa mga pagkain. So maraming salamat po, sir, ma'am, no? Sa inyo pong pagtitiwala, at the same time pag-aasikaso po sa amin. Biro nyo mga kanyang umaga pa lang pagdating po namin doon, nako may almusal na. Pagkatapos ng almusal may tanghalian na. Pagkatapos ng tanghalian meron pang merienda ng hapunan. Grabe po, nakakatuwa po, ha? Nakakatuwa pag kami mga gagawang ka ng sasakyan at ganun ka, sila kaasikaso. Nawa, mabuhay po kayo at salamat. Nawa yung inyong EcoSport ay ma-enjoy. Sabi ko, anytime, tumawag kung ano magiging problema. So, ito yung ating huling update sa EcoSport. Nawa, ayaw mag-reverse at nag-jerking na napakatindi. At ito, umaandar na po. So, ito na mga ka-Jack, yung update natin. Ito, nililinisan natin yung bell housing. Ito yung tinatawag na ship port na stock up. Ayan, nililiha natin, nililinis natin lahat-lahat. So, piniprepare na natin para maipsalpak na natin yung bagong tinatawag na dual clutch at saka ship fork mga ka-Jack. Ito, grabe mga ka-Jack, no? Ito yung merienda namin. Wow, nakakatuwa, pinatuloy po kami kahit napakarumi namin, no? Maraming salamat. So, ito mga ka-Jack, ito yung almusal namin. Ako, ayun ang mag-asawa, nakakatuwa, no? Meron pa silang nakaprepare na tent para nagagawa kami sa labas. So, anyway, nakaka-bless lang at nakakataba ng puso, no? Kahit na kami ay andudungis namin dahil sa nagagawa at puro grasa, pinapatuloy po kami. God bless po, ma'am! Ay, mga ka-Jack, hindi na po ako nag-isa-isa kung ano yung kinabit ko dyan. Ito, bagong ano, dual clutch mga ka-Jack. Yan, tinuturo ko na yung mga ka-Jack, yan yung marking, no? Dyan nyo rin ibabalik. Pagka binalik nyo yung tinatawag na dual clutch, isasalpak nyo rin dyan yan, tapos yung kanyang snap ring. So after mailagay po natin yung kanyang clutch component, ito binabalik na namin mga ka-Jack. At kung makikita nyo merong kulay pula dyan, yung para siyang jack. Ay mga ka-Jack, napakamura yan ang bili ko, ha. Kaysa bibili po kayo ng transmission holder o transmission jack. Ito po, ha. Ito po ay ang tawag dyan ATV jack o kaya yung tinatawag na para sa motor lang. Binubuhat niya yung transmission mga ka-Jack, no? Napakamura lang yan. So, ito mga ka-Jack, binabalik na natin lahat-lahat. Naibalik na natin yung drive shaft. Ayan, kinakabit na po natin lahat mga ka-Jack, pati yung kanyang tinatawag na shock absorber, drive shaft, tie rod, at dito naman sa ibabaw, tinuturnilyo na natin lahat. At mamaya, matetest na natin mga ka-Jack na mawawala na yung tinatawag na jerking at yung tinatawag na yung reverse ay gagana na. So, antabayanan nyo mga ka-Jack. So, i-bike na natin lahat. I-start na natin. Igpitan muli yung mga gulungkit. Start na tayo. Parang. Okay na, Mark? Mark? Na? Okay. Start na tayo mga ka-Jack. Pahingin ko ako yan ito. Thank you.
Sige. Ito, nag-start na tayo mga kajak. Ngayon ang ginagawa natin, syempre, ipapasok natin sa drive o reverse, ipapasok natin sa drive, sa sport mode para umakyat yung ating tinatawag na langis, no? Pumasok sa gear ng maayos mga kajak bago natin patakbuhin. So yan ang ginagawa natin mga kajak bago tayo mag-start, pinapainit muna natin o bago tayo mag-drive, pinapainit muna natin. Okay, baba na natin ng handbrake. At tignan nyo mga kajak kung meron na ba talagang reverse. Okay na mga kajak. Pero meron pang check engine. Dati wala tong reverse. So, road test muna tayo. Meron na siyang reverse ngayon, umatras na tayo. So, very smooth na rin yung kanyang driving. Ayan. Ayan. Tapos, reverse tayo mga kajak. Meron check engine. Basahin natin mamaya. Check muna natin yung reverse natin. Meron na. Bukas yung bonnet, bukas yung hood eh. Tapo po kasi. Kita niyo. Tega muna yung sa labas na. Ah, pati. Yung rin sasakyan natin. Ayos na. Sige. Mga kajak, okay na po yung sasakyan. Meron na pong atras, meron na pong abante, at napaka-smooth na yung kanyang, yung EcoSport na ginawa natin. So, yung may-ari, yung kanyang anak, pinatakbo na rin. Yung EcoSport do, inakyat sa mataas, pinatakbo na matulin. Yung check engine na binabanggit ko, history yun. Binura ko na lang mga kajak and then ngayon wala na bumalik. Pinatakbo nung may-ari ng almost 40 minutes, bumalik po siya, wala na pong check engine. Kasi po, dinilit ko na kasi history lamang yung mga kajak, no? So anyway, okay na po yung EcoSport at salamat doon sa nagpagawa. Nako, napaka-maasikaso sila talaga, no? Batanggenyo. Dalawang beses na kami mga kajak na merong sinerbisan. O tatlong beses na dyan sa Batangas. Nako, masasabi ko sa inyo mga kajak, mga taga Batangas, maasikaso yan. Kahit na napakadungis namin, kahit na puro grasa kami, nako, pinapasok kami sa napakaganda nilang tahanan, no? Anyway mga kajak, yun lamang po. Nawa, meron na naman tayong na-share at naitulong. Pwede nyo pong i-share ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama na merong sasakyan na EcoSport. God bless!